Ang panauhin natin ngayong gabi ay si Pasig City Mayor Victor Maria Regis Vico Sotto. Mag-uumpisa ako ng question, ano ha? Sige po. 30 years old na kayo. How many girlfriends have you had? Yan po kaagad ang first question. Yeah, because I'm going to ask you who's your current girlfriend. Oh. Pero how many girlfriends have you had in your life? Wala ho. Wala po. Masyadong naging busy po. Wala kayong girlfriend? Lalo na po ngayon. Lalo na po ngayon. Naging ang busy ibig sa yung sabihin eh, miski ngayon, wala kayong girlfriend? Lalo na po ngayon. Okay. Naku, di napaka-boring yung love life mo. Wala. Was it because, you know, dahil sa nag-separate yung daddy at mommy mo, that you are parang leery of having a girlfriend, do you think? Hindi naman ho. Hindi ko lang naplano. Hindi parang lalo na sa ngayon, last thing on my mind, ika nga. Talagang focus muna sa trabaho. Pero ever since you became mayor, hindi ba all the girls are kinda coming to you? Making... Ma'am Winnie, karamihan po nang lumalapit sa akin na babae, mga senior citizen po. Kaya... Kagaya wala. Mo! Kaya wala rin pong love life doon, ma'am. In your 45 days as mayor, you know, nobody flirting? Sa ngayon po, hindi po biro yun sa last 45, especially nung naging mayor ho ako. Talaga? Talagang siguro 90% of the time, ako po yung pinakabata sa kwarto eh. Uh-oh. At hindi po biro yung sinabi ko na karamihan ng nakikilala ko na babae, puro senior citizens po. Uh-oh. Hindi po joke yun. Naku, mga kapuso, now is your chance. Because Mayor Vico does not have a girlfriend. Huwag kayong aalis dyan, tatanungin siya. What do you look for in a girl? Ang gusto ko ho sana, although hindi naman po tayo magiging choosy, ano? Halatang choosy na kayo ngayon. Wala pa kayong girlfriend. Gusto ko sana yung matalino. May itsura naman. Wala naman nating special. Talaga. If you had a choice between matalino at saka may itsura, sino ang ano ang number one? Sa matalino ho ako. Bakit? Opo. Para... Actually, more than matalino, gusto ko sana yung same wavelength kami. Nagkakaintindihan, lalo na po pagdating sa mga topic tungkol sa governance. When do you think you're going to get married? Sana naman po before 40. Where do you expect to socialize so that you can meet the girl of your dreams? Sa ngayon, masasabi ko na lang po dyan, Diyos na po bahala. Napaka-boring mo naman! Pero tumatanggap naman ako ng aplikante. You know, because you are eh. Siyempre, you're mayor. You're talking about 10-year programs. You're talking about 20-year programs. It looks like you want to stay. Ako? Aba, hindi ho. Aba, but you want to stay at least 9 years. I mean, you know. I'm open to staying for 9 years. Kung gusto ng tao. Okay. Definitely nothing beyond 9 years. Ako ho, yung ginagawa kong plano, yung ginagawa ng team ko na plano, lagi pong dapat sobra dun sa 9 years. Kasi dapat po, hindi lang ito plano para sa akin. Mm-mm. Ang isang magaling na leader, maituturn over po yan sa susunod na leader. So kung hindi ko po siya maturn over sa susunod na leader, nag-fail ka. Hindi po ako nagtagumpay. Thank you so much, Mayor Vico. That was a truly inspiring interview. Wala pa eh, kasi wala pang action. Yung pagbabago na tinatawag, alam naman natin na it will not happen in an overnight.